Ginang daong-daong daong. So, ayun nga, pag-usapan natin ngayon ay ang mga tupang walang pastor. So, yung binasa natin yung Bible verse kanina, para sa akin, ano ba yung idea o yung sa nakapaloob sa Mark 6 verse 20-34? Sabi doon, inihilig tulad tayo ni Jesus sa mga tupang walang pastor, kung saan walang nagagabal o nagsasabi ng tama o malintensyon na tinatama natin sa ating mga buhay. Katulad ng katangin ng isang tupa, tayo din ay minsan ay naliligaw at napapahamot. Let's go. Sabi ko, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. Ito yung sinabi ni Jesus sa mga disciple niya. Kasi, di ba, medyo crowded na sila that time. Yun na, spread sila ng word of God. Maraming mga tao gustong pangunit. Maraming mga gustong matuto sa mga messages ni Lord. So, yun. Dito sa passage na ito, kung babasahin natin ulit, bali restless na yung mga alagay ni Jesus Christ. Yung mga kuya't ate niyo, sa tingin niyo ba kapag nandito sila sa harapan ninyo, hindi ba sila napapagod? Iniisip natin na ay andyan sila para magbili ng guidelines, para magpunta tayo sa order. Pero deep inside, in reality, sa buhay namin, meron kami mga pinagkakabisihan. Marami kami mga struggle din namin nakaharap sa buhay. Pero hindi namin kaya ipakita sa inyo yun. Kasi ayaw namin mag-smile kayo, di ba? Ayaw namin maawa kayo sa kung ano yung... Ba't ba sinasabi yun? Pero in reality, nangyayari yun. Kaya make them appreciate. Oo. Appreciate natin sila sa mga hard work nila. Kasi alam natin, ngayong darating na weekend, di ba meron tayong mini concert na Valentine's. Parang yung effort ng mga kuya at yung binubuhos na doon para to make things perfect. Pero ayun nga. Pero ang pag-uusapan natin ito is yung mga tupang walang pastor. So, sagasay ko na natin yung mga problems ng mga kuya ninyo. Pero someday, baka mapag-usapan natin yun. So, ayun nga. Sa buhay ko, ako naman, sa buhay ko bilang sa... Pwede ba ako mag-share? Share ko lang. Bawa. So, yun. Share ko lang. Sa buhay ko bilang isang Kristiyano, at the age of... Ano mong tawag ko bang nakilala si Burbank? Siguro mga first year, second year high school. Nandito lang ako sa Burbank since 2012. Basta, matagal na ako sa Burbank. Sa buhay ko bilang Kristiyano, ay hinuntunan ko din ang aking sarili sa isang tupang ligaw. Ano yung tupang ligaw? Hindi pusong ligaw ah, tupang ligaw. Naliligaw na lang guys. Paano ba naliligaw yung tupa? Meron pa kayong idea. Diba, kunwari, kumanak ka sabay kaliwa. Maglalakad. Sa paglalakad niya, hindi na alam. Hindi. Ang tupa daw, pati bang next time? Yung katangian. Yan. Yung tupa daw, ito daw yung mga katangian. Ang mga tupa daw ay helpless, unable to defend oneself or to act without help. Defenseless without defense or protection, totally vulnerable, can feed themselves, must be led by the water. So parang ang tupa, para siya ang sanggol. Sanggol na walang kakayahan para, alam mo yung makagawa ng mga gusto nilang bagay sa buhay nila. So di ba, sabi sa verse, inihalang tulad tayo ni Jesus Christ sa mga tupa. Para tayo mga sanggol din na kung ano lang gusto natin gawin, ginagawa natin, di ba? Without guidance. Without guidance ng mga matatanda o yung mga magulang natin, minsan napapahamak tayo. Sino yung mga nakaranas dito nung bata sila? Naglaro sila sa kalsada.
Kasi yung kalsada, alam nila, palaruan nyo, diba? Sino bang ano dito, mga taga-squatters area na kagaya ko? Kaya ko. Na naglaro sa, ano, sa kalsada, diba? Ang kalsada, pa, number one playground natin mga maihirap yun. Kasi wala tayong isang playground talaga, specific playground. Diba? So, hindi natin alam, hindi natin nalalaman yung kapahamakan ng kalsada. Ang alam lang natin, mag-enjoy. Mag-enjoy sa takbo, sa tiko, kasi mga naglaro ng tiko dyan. Napaka-oldies ko na ata. Parang ako na ata ng laro. Jolly. Text, postcard. Dumadayo pa, di ba? Dumadayo pa kayo sa iba't ibang lugar para magpaglaro na. Pero without knowing na yung danger, nun, kumbaga, yung kapahamakan, hindi siya masasabi mo na matutulit mo kagad. Pero, yun nga, without guidance of the oldies or the mga magulang natin, pwede tayo mapahamot, diba? So, yun. Sabi ko dito, yun nga, para ako sa tupa ng ilaw, upang walang nagpapastol at nagbabagay sa mga landas na tinaha ko noon. Kung babalikan ko yung dating Jerry, siguro yung mga... sorry. Mga kaibigan din naman ni MJ. Eh, sorry. Pangalan niya? Yung nag-MC ka na rin. YG. Dari na ako na yan. Curious sa lahat ng bagay. Lahat siguro ng mga kalokohan magawa ko at that age. Oo, but ayun naman kasi talaga yung mindset ng bata, di ba? Out of curiosity, nagagawa mo yung... Out of curiosity, nagagawa mo yung mga hindi mo inaasahan mo magagawa, magagawa mo. Nagawa, sino ba nakagawa dito mangupe? Yan, yun. Nangungupe dahil meron kang gustong bilhin, di ba? Nahihiling mo rin yung nanay mo. Sino dito yung nag-cutting classes na? Out of curiosity, gusto mong mag-cutting classes kasi yung iba ginagawa ng iba, di ba? Parang na curious ka na. Alam mo kayang pangalandang mag-cut? Nalaman pa rin, nabukod na ako. Katingero. Sorry. Sayo. Ako yung dating maago na walang buong sa pagiging sa mundo. Tayo yung paglalago ng sa kansado na nakaging music ko before. At that age ni Mark K. Ngunit growing up, pati din yung hamon, ang hamon araw-araw, ang pinapati sa akin yung panahon. At ano, baka di ba ako iya, sorry. Lumaki ako na iwas at may takot sa mga minamahal ko sa buhay. Kahit iba ang image na pinakita nila sa akin noon. Lumaki ako na ang love language nila ay physical love. Alam niyo ba yung physical love? Literal na physical love. Kung saan, pinapakita nila yung pagmamahal nila sa pagbubugbog. Hindi naman bugbog sa pagmamahal. Disiplina. Pero mayroong kasama talaga yung physical. Sorry. Buti wala yung mga kapatid ko dito. Ayun nga. Many times na kapag naliligo ko ng ilog, andyan yung susundin ako ng dito yung namin na may hawak ng sportos. Dos sportos, imagine at that age. Imagine, dito dos sportos ka na lang dito mo. Tapos, kung dos sportos, kung ano yung mahawakan nila, yung sintero ng security guard ko, may imagine mo yung mga pantang. Pero, lagi akong may laki sa hita, sa ikot, sa rasto. Pero hindi ko alam, parang ang ano nila nun, ang explanation nila, out of love, out of love, nagagawa nila yun. Kasi gusto lang nila maprotektahan ako sa pangali. Pero yung bagay na yun, parang hindi ko alam kung kasama ko sa pagmamahal. Okay, okay. Alam ko naman naranasan niya yung magbog na pag-ulat niya, di ba? Sino bang hindi? Meron na dito, hindi binubugbog? Wow! Sablan? Ako kami masalim mo at dito, no? Grabe! Lang ko yan!
Yeah, sabi ko, umuwi talaga akong kulay violet ang kita. Tapos pag yung turuan naman ako magbasa, nagkita ko, lagi akong may latay. Latay ng hanger, latay ng chinelas. Kasi hindi, ano ako nun eh, bulol pa ako. Bulol ako mag-pronounce ng mga words. Parang hindi ako masyadong fast learner at that age. At that young age. Tapos marami pang klaseng pagbubugbog na may kasama na napagumahal. Ang nalalasan ko. Ngunit hindi ako nagtanim ang masama na daw. Kasi alam ko sa sarili ko, namahal ako nila. Kasi lagi nilang sinasabi ko pag tapos ako pag-uwi. Kaya kita pinalo kasi mahal kita. Tandaan mo yan. Leksyon yan sa rin. Para hindi ka na ulit umulit. Kasi di ba, sino ba naman yung magulang na papayag, papayagan mo yung anak mong maligo ng ito? Eh kunyari, pag nalunod ka doon, mawalan ka ng buhay. Di ba? Pero, not gonna be exaggerated lang siguro yung mga tito-tita ko, bakit ako pinapalo sa pag pinapaw. Hindi, yun talaga yung nangyari sa akin. Tapos, pero habang ako'y nagkakaedad, nalaman ko mali pala yung pagmamahal ng mga ito at pinaramdam nila sa akin. Masabi lang na inalagaan nila ako at pinagkakaedahan. Pinagkakaedahan lang nila ako noon, but yun ba siyang bubog? Ayun na, proud ako man ng pagmamahal ng may kasamang bisikan. Kaya hindi ko alam sa inyo kung bakit. Siguro na weird lang kayo sa akin, but ito ako kumilos. Talagang, makulit ako noon eh. Sobrang makulit. Sino ba mas makulit? Sino bang makulit dito? Siguro, yung makulitan ko, parang mas... Siguro doon ako na ano yung sa pagiging mahiyain, sa pagiging ano, yung malamiyat din yun. Eh, gusto lang nila akong maging normal. Normal ba yun? Ay, iniisip ba? Normal ba yun? Normal ba na magbigay ka ng pagmamahal using physical gano'n? Pag-araw-araw, masama yun. Kaya sabi ko naman, pag nagkaanak ng mga tito-tito ko, hindi ko sila, hindi ko gagawin sa mga tila yun. Ibahin ko yung trapa nila sa akin. Ibahin ko yung trapa ko sa kanila. Sorry. Yeah, salamat ako. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil nakilala ko ang Verbum Dei Family. Dito mas nagabayan ako at nagkaroon ng tamang direksyon. Nagkaroon ako ng mga pastol na sila Father B, Father Iwa, Father Jojo, especially Father Bong and Kuya Jojo. Na nag-guide sa akin throughout the years. Biruin mo, di ba? Hindi ko sila nakilala. Siguro, naging mapagtanim na akong bata. Nagbumana ng masasamang gawain. Nakapag-drugs na ako. Nagawa ko yung mga bagay na hindi ko akalain mo na ako. Pero, ang galing pa rin ni Lord, kasi ginayag niya ako na mapunta sa tamang path, sa tamang landas. Hindi niya inayaan na magbuma yung mga masasamang itinalim sa akin ng mga mahal ko daw sa buhay. Naminamahal ko daw sa buhay. So ngayon hapon na ito, what if hindi ko na kilala ang verbo? Nasaan na kaya ako ngayon? Ay yung malaking katanungan sa akin. Kayo yung mga attendees natin ngayon. Kung hindi kayo na-invite ang mga ati kuya ninyo, nasaan kayo ngayon? Sa bahay na nalagutin. Pero by the grace of God, nandito kayo ngayon, hindi nagkataon o hindi sinasaya ni Lord na ma-invite kayo ng mga kuya at atin dito sa Burbundi. Kaya ang challenge sa atin ngayon ni Lord sa hapon ito, meron ba kayong kilala na tupa na nangangailangan ng pastol? What if invite natin sila dito sa Verbum Dei, nang sa gayon ay wala tupang maligilaw at makakapunta sa tabong ng Diyos. In love.
Lo, para sa ating direct question, basahin mo mabuti pag basahin mo mabuti ang pagbabasa sa Mark 6 verse 30 at kausapin si Jesus sa pagdarasa. Anong parte ng pagbabasa ng direct guys o ang pinakumatak sa bakit? Sino mo ang tupang naligaw na kilala mo at paano mo sino matutunan? Kausapin si Jesus sa pagdarasa at ganunin, Lord, anong isahin ko sa mga ngayon? Number 3, paano ko isasabuhay ng isahin sa akin?